Hello guys, nagbabalik tayo dito kay Oppo. Guys, para sa mga nagre-request nga po pala ng OnePlus. So, yun daw po sa mga update po ng OnePlus pong model ni Oppo. Eto guys, meron ditong mga OnePlus din. Yan guys, bali may 6 na units tayong i-update sa inyo. Yan. Eto guys, umpisahan na natin ang ating latest update. Eto guys, para dito kay OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Ito guys, asensya, napakahaba ng pangalan niya. Ito guys, bali naka 67W Superbook Charge with 5,000 mAh battery. Then sa camera, meron tong napakataas na camera, 108MP para sa kanyang high resolution camera system. Bali ito guys, naka 8GB plus 256GB internal storage. Yan, bali meron po siyang extended RAM o yung virtual RAM na 8GB. Then, para po sa size ng screen, ito yung naka 6.72 inches screen na naka full high definition with dual speaker na din. Ayan guys, para sa surround sound, naka dual speaker po yan. Check po natin yung camera guys, napakalinaw po ng camera niya, yung 108MP. So, ito na po yung ating latest update, bali ay 13,999 po. Ayan guys, naka 5G na tayo. Ayan po yung OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Then guys, next naman natin ipapakita sa inyo, ito naman si OnePlus Nord 3 5G. Yan, OnePlus Nord 3 5G. Guys, ito para sa kanyang chipset. Napakataas mo ng chipset ito. Ito yung naka MediaTek Dimensity 9000. Naka 4 nanometer po yan. Pang flagship chipset yung ginamit sa kanya. Then, sa camera guys, ito, check po natin. Bali ito ay naka 50MP Sony lens po yung ginamit sa kanya. 5,000 mAh battery na naka ano po yan, naka 80W Superbook charge. Sobrang bilis ito mag-charge. Bali ang size nga pala guys ng screen nito, ito ay naka 6.74 na naka 120Hz na po. 1.5K AMOLED display po yung ginamit sa kanya. Ito guys, check natin yung kanyang Sony camera. Yeah, so fairly now. Para po sa latest update natin guys, sa price ito, 29,999. Ayan po guys ang ating latest update dito kay OnePlus Nord 3 5G. Guys, lipa tayo. Ito naman guys ang update natin para kay Oppo Reno 11 5G. Guys, ito bali ito ay na 24,999. Bali ito ay naka 24GB din. So 256 internal storage. Bali size nga pala guys ng screen nito, ito ay naka 6.7 full high definition. Then 120Hz po yung refresh rate ng screen niya. Very smooth. At ito ay naka OLED display na po. And para sa kanyang BB display. Ito guys, sa mga mahilig mag-camera guys, yan. Bali ito ay merong 32MP telephoto portrait camera. Ayan. Tapos naka 50MP autofocus para sa kanyang main camera. So check po natin yung kanyang main camera. Ayan, tama-tama ito sa mga mahilig mag-selfie guys. Kasi itong si 11 is more on camera din. Ayan, check po muna natin yung specs niya. Ayan. Then, naka 67W Superbook Charge. MediaTek Dimensity 7050. Siyempre guys, yung latest Android yan. Naka Android 14 po yan. Color OS. Ayan guys, para sa ating latest update, 24,999. Tapos guys, ito naman good news kasi yung kanilang Oppo A98 5G. Ito bali naka 256GB na rin po. Bali ito guys, naka-discounted pa rin. Tuloy-tuloy yung kanilang promo dito para kay A98 5G. Bali ngayon ay 17,999 na siya. Dating 18,999. Para sa po sa kanyang screen guys, ito meron tong size na 6.72 naka full high definition ang kanyang refresh rate pagdating sa screen. So sa mga gamer, tama-tama ito guys sa inyo kasi ito ay naka 240 touch sampling rate. Yan, 67W Superbook Charge, 120, then naka 4x micro lens pagdating sa camera,
64 megapixel AI camera, meron siyang ganun. O, tama-tama yung sa mga mahilig mag-camera, guys. Ito, check muna natin yung kanyang main camera. Kung gaano kalinaw. Ayan. At syempre, guys, para sa security on screen na po yan. Pwede kayo maglagay ng security unlock para sa screen. Yan, guys, ang ating latest update dito kay Oppo A98 5G. 17,999. At para naman dito, guys, sa kay yan, Oppo Reno 10 5G. Yan. Guys, sa mga nagtatanong nga pala ng price update natin dito kay 5G, ito 23,999. Bali na ka 256GB na rin po yan. 32 megapixel telephoto portrait camera, 120Hz refresh rate. Para po sa main camera, naka 64MP ultra clear para sa main camera niya. Eto guys, check po natin yung kanyang design. Guys, ito napaka-sleek, sarap hawakan nito kasi ito naka-curve. So naka-curve po yung design nito. Sobrang gandang hawakan. 120Hz na rin po yung refresh rate niya para sa kanyang smooth screen. So yun guys, bago tayo pumunta sa mga iba, check muna natin po yung mga ano nito, ah. Overlook o yung mga specs and parameters sa kanya. Yan, 32 megapixel portrait camera, Pro portrait mode, 64MP ultra clear main camera, naka 4K resolution po tayo pagdating sa video, 120Hz high refresh rate, at naka 67W Superbook Plus charge, 5,000mAh large battery. At syempre guys, napaka slim ito, 3D curved screen. Ayan po yan, bali ang yan guys, kung mapansin nyo, napakagandang hawakan ito. Color OS Android 14, 48 months fluency protection guys. Bali apat na taon po natin na ma-experience dito yung napaka smooth pa rin. Yan. Yan guys, ang ating update dito kay ano, ah, Oppo Reno 10. So sa mga naghahanap po ng Reno 10, ito po yung ating latest update. So check muna natin yung camera nito guys. Sobrang liwanag ng camera nito. Sobrang linaw na rin. Yan. Guys, update natin para po sa presyo nito, 23,999. At ito naman guys, ang update natin. Baka may naghahanap po sa inyo ng Oppo Reno 8T. Bale, unahin na po natin ang presyo guys, yan, 50,999. 108 megapixel po pagdating sa kanyang camera, sa main camera niya. So, yung mga mahilig mag-selfie din at mag-camera ito, portrait camera, 100MP. Saya, bale, yung design po nito guys, naka-leather feel design. Meron din siyang 48-month fluency protection. 90Hz refresh rate sa screen. Ito guys, check natin yung kanyang camera, 100 megapixel. Then bali guys, nga pala ang front camera nito is naka 32 megapixel po. Yan. MediaTek Helio G99 para sa kanyang gaming chipset. At naka 33W Superbook charge na din. Ayan guys, para sa latest update natin dito, 15,999. Ayan guys, dito nagtatapos ang ating latest update. Doon sa mga model po natin, dito kay Oppo, yan.